Magandang araw po sa inyo lahat at muli po. Welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, isang mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng nakikinig ngayon. To be honest, last month ko lang na-discovered itong YT channel mo at nawiwili na akong makinig sa mga storya na iyong binabasa. Kagaya nga ng sabi nila Kuya E, sobrang ganda ng boses mo at nakaka-relax talaga. Napakinggan ko na lahat ng mga storya na binasa mo. At Kuya E, may mga times din talaga na naiiyak o natatawa ako sa ibang storya dito sa YouTube channel mo. Ilang beses ko na rin sinubukan na mag-share sa inyo ng aking kwento. Itago mo na lang ako sa pangalang Marky, 21 years old, sa kasalukuyan, 4'11 ang height, moreno, payat, may 6-pack of abs from Leyte na Olmeron. Yes, Kuya E, pandak ako. Nasa lahi na namin yan. Nangyari itong ikwekwento ko noong December 2020 to 2022. One time, Kuya E, na nag-scroll-scroll ako sa Facebook nang may nag-add sa akin. Itago na lang po natin siya sa pangalang Sam. Maya-maya lang may mga nag-notif sa messenger ko at nag-hi siya sa akin at agad-agad ko naman siyang nireplyan. Gawa nga ng walang kachat. Hanggang sa umabot kami ng 1 week, Kuya E, kaya we decide to meet at niyaya ko siyang mag-inom sa medyo madilim na lugar. Nakalipas ang ilang minuto, nag-umpisa na nga kami at nagulat ako sa ginawa niya nang biglang hinawakan niya ang kamay ko at itinilagay sa paps niya na maladragon ito. Dahil sa laki, maladragon ha. Doon may nangyari sa amin at pinalantakan niya sa akin yung paps niya. Maya-maya, Kuya E, bumulong si Sam. Gusto niya daw pumasok sa aking mahiwagang lagusan. Dahil nga sa kalasingan, tumango ako. At yun na nga, Kuya E, nahihirapan siyang pumasok dahil nga maliit ako at first time pa lang yun nangyari. Sa kasamaang palad, Kuya E, hindi niya nagawa na makapunta sa aking lagusan. Pinakamay niya na lang sa akin. Makalipas ang ilang minuto, pumutok na nga ang bulkan. Gusto niyang ipakalantak sa akin pero hindi ko yun kinain. Gawa nga ng hindi ko pa na-try yun at medyo di ko gusto ang amoy nun. Makalipas ang 2 araw, nagkasundo kaming dalawa na magkita ulit kami doon sa park malapit sa amin at doon ay nagkausap kami. Si Sam pala, Kuya E, ay 24 years old at that time 5'7 ang height, medyo may pagkamoreno. Masasabi kong siya yung unang taong minahal ko. Pagkatapos namin mag-usap, Kuya E, sabi niya sa akin, dun daw muna kami sa boarding house niya at dun, Kuya E, may nangyari ulit sa amin at yun, nakuha niya ako. At unti-unti na akong nahuhulog sa kanya dahil sa pinapakita niya sa akin. Dumating na ako sa punto na ayaw ko na siyang mawala sa akin. Kaya inaamin ko sa kanya ang totoo kong nararamdaman. At yun na nga, December 11, 2020, naging kami. Yes, Kuya E, sobrang bilis ng pangyayari. Nasa point of view na ako ng buhay ko na halos araw-araw ko na siyang dinadalaw sa tinutuluyan niya. Hindi kasi ako mapakali, Kuya E, kapag hindi ko siya nakikita. Hanggang sa umabot kami ng 1 buwan. One night, Kuya E, nasa boarding house niya kami nang may binili siya sa labas at aksidenteng naiwan yung cellphone niya sa hinigaan niya at kinuha ko ito. Pagtingin ko sa cellphone niya at ng mga apps, may mga apps akong nakita. Pagtingin ko sa messages, boom, doon ko nabasa ang conversation nila ng isang guy at ang sabi doon na magkita daw sila. Ang apps na Blood at Grindr pala ang gamit din niya. Wala akong alam sa gay dating apps na yun. Umiyak ako noon, Kuya E, nung pagbalik niya.
Nagulat siya at tinanong ako kung anong problema at doon ko binigay yung cellphone niya. Humingi siya ng tawad dahil sa marupok ako. Kuya E, pinatawad ko siya at binigyan ng second chance. Pero doon na akong nagsimulang maging praning. Bawat inuman, nandun ako dahil minsan umiinom yun ng walang kain at ayaw ko ring mapahamak siya sa pag-uwi. January 2021, ginawa niya ulit pero mas worse na yon dahil pag-open ko sa account niya, may kachat siya at itago na lang natin siya sa pangalang Ray. Hindi ko alam lahat ng pinag-usapan nila dahil dinilit convo agad ni Sam. Pero hindi alam ni Sam na may nabasa ako na sobrang sakit para sa akin. At dun na nga nagsimula ang lahat, Kuya E. Inaway at sinabihan ko si Ray na alam mo na ngang may jowa na yung tao na gawa mo pang makipaglandian at makipagkita para lang may mangyari. At siya pa talaga ang may ganang magalit at ipahiya ako sa social media na kesyo ganun daw ako, ganyan. Tapos may nag-comment na mukha daw akong unggoy. Pangit at kung ano-ano pang masasakit na salita na nabasa ko roon. At si Sam naman, Kuya E, ay todo tanggi. Kesyo kaibigan niya daw yun, kakilala ya. Yun palaging palusot niya sa akin. Pagkatapos namin mag-usap ni Sam, ako pa talaga ang nanghingi ng sorry. Dun kay Ray dahil nga sa pinakiusapan niya ako. Fast forward, Kuya E, naging okay na kami ni Ray. February 11, second month rin namin. Pinuntahan ko siya sa pinagtatrabahuhan niya dahil may ibibigay ako sa kanya para sa mansari namin. Fast forward tayo, Kuya E. One day, nagtatalo kami dahil lang sa maliit na bagay at nang mag-check ako sa messenger niya, may bago na naman siyang imi-meet. Kaya pala sobrang cold na niya sa akin. Pinalitan pa yung FB password niya. Akala niya siguro, hindi ko na ma-open ang messenger niya. Eh may backup at yun ay ang Chrome o diba mas mautak pa ako kesa sa kanya. Dahil nga sa gusto kong pag-usapan at maging maayos ang relasyon namin, Kuya E, nagdesisyon akong puntahan siya sa kanyang pinagtrabahuhan. Pagdating ko doon, Kuya E, ay hinintay ko siyang lumabas. Magdadalawang oras na akong naghihintay sa kanya sa labas pero hindi pa rin siya lumabas kahit na nakikita niya naman ako. Hindi pa rin ako nilabas. Kaya nagdesisyon ako, Kuya E, na lumipat na lang ng pwesto dahil sa naiinitan na ako. Tanghaling tapat na kasi yun. Isa lang naman ang gusto kong mangyari. Yun ay ang magkausap at magkaayos kami. Pero bigo pa rin ako. Alas tres ng hapon, Kuya E, lumabas siya at may binili siya. Pagbalik niya, Kuya E, nang makita niya ulit ako na naghihintay pa rin sa kanya. At yun na nga, Kuya E, kinausap niya ako at ito ang sabi niya. Bakit ka pa nandito? Umuwi ka na nga, hindi ko naman sinabi sa iyo na pumunta ka dito ha. Sabi ko, wala, gusto ko lang makipag-ayos, sabay alis sa harapan ko. Hinintay ko pa rin siyang lumabas, Kuya E, hanggang alas 8 ng gabi. Nag-out na siya. Paglakad niya pa uwi ay agad ko siyang sinundan at sinabi ko na, babe, ayusin naman natin to, please lang. At humarap siya sa akin, Kuya E, at sinagawa niya ako. Sabi niya sa akin, tigilan mo na nga ako, Marky. Tumagdag ka lang sa mga problema at sakit ng ulo ko. Pasigaw niya ang sinabi yun. Napakayuko na lang ako, Kuya E, dahil sa hiya. Marami kasing mga tao doon malapit sa amin. Natulala ako saglit, Kuya E, tapos lumakad siyang paalis. Tumakad na lang din ako nang nakayuko at unti-unting pumatak ang mga luha ko. Makalipas ang ilang araw, Kuya E, nabalitaan ko na lang sa tiyahin ko na nakita niya si Sam na umangkas sa isang motor. At doon, Kuya E, napaiyak ako ng sobra. March 6, 2021, hiniwalayan ko na siya dahil nga hindi ko na kaya yung mga ginagawa niya. Grabe, Kuya E, ilang beses ko na siyang binigyan ng chances pero sinayang niya lang pati mga efforts ko. Yung tao na yon, Kuya E, ang nagbigay sa akin ng pain at trauma. Makalipas ang 4 na buwan,
Nakipagbalikan si Sam sa akin pero wala na. Ayaw ko na talaga. Siguro Kuya E, dun na niya na-realize lahat ng ginagawa niya sa akin. Fast forward, Kuya E, buwan ng Oktubre. Hindi pa ako totally naka-move on sa kanya. Kaya lahat ng mga nagchat-chat sa akin, nire-replyan ko. At lahat, nag-message request. Nang message request ay nire-replyan ko. Makalipas ang ilang oras, pagbukas ko ng messenger, may nag-message sa akin na isang lalaki. Tatawagin na lang natin siya sa pangalang Matt. Si Matt, Kuya E, ay 20 years old noon. 28 years old. 5'6 ang height, medyo maputi. May-ari din siya ng computer shop. Yun na nga, Kuya E, nag-chat. Na-chat ko na siya sa messenger at nagkakilala kami. After 1 week, Kuya E, may project kami na kailangang i-print. Nag-chat ako kay Matt. Kung open siya, sabi niya ay oo. So I decide na dun na lang sa computer shop niya. Ako magpapaprint at para na rin magkausap kami. Makalipas ang ilang minuto, andun na ako sa computer shop. Pagkatapos kong magpaprint, Kuya E ay nagkukwentuhan kami. Minutes ago, nagpaalam ako sa kanya na umuwi dahil may tatapusin pa akong module. Ay, oo nga pala Kuya E, that's time modular. That time ay modular pa kami. Fast forward. Kuya E, madalas na akong tumatambay sa computer shop niya. Yes, may-ari nga siya ng computer shop sa doon sa amin. Makalipas ang ilang araw, hindi na kami masyado nag-uusap at hindi na rin kami nagkikita dahil sa nabisi ako sa modules. November 1, nagka-misunderstanding kaming dalawa dahil lang sa paniniwala. Yes, Kuya E, nakasagutan ko siya pero gusto ko lang naman ipaalam sa kanya na we have different beliefs naman. So respect mine and I respect yours. Hanggang sa umabot na ng pangungutya. Kinukutya niya ako. Ito ang sabi niya sa akin. Ang pangit mo sa totoo lang. Mukha kang basurero sa personal. Buti pa yung basurero. Mas maayos pa sa'yo ay ikaw. Mabaho na nga. Pabalik-balik pa yung mga damit. Wala kang respeto sa taong may business na eh ikaw, estudyante ka pa lang. After that, Kuya E, hindi ko na siya nireplyan at nakablock na rin siya sa FB at messenger ko. Sa totoo lang, sobrang sakit, tagos puso talaga. Naiyak ako that time at sinasarili ko na lang yun kasi alam ko din naman sa sarili ko na may mali din ako, which is yung pagsagot-sagot ko sa kanya. January 3, 2022, grade 11 na ako nito. May nare-recommend yung pinsan kong lesbian na pwede kong pagtrabahuhan. Private hotel and mini resort po ito. Stay in at libre kain. Pinagsasabay ko yung pagmumodule at pagtatrabaho. One time, Kuya E, ay nag-check ako sa messenger nang makita ko ang message ni X, which is si Sam. Kinakamusta niya ako at tinatanong if pwede ba kaming magsimula. Pero hindi ako pumayag. Dahil nga sa mga nagawa niya, sabihin na lang natin, napatawad ko na siya pero yung sakit at trauma na binibigay niya sa akin ay nakatatak na sa akin. Siguro Kuya E, nainis siya or what, kaya gumagawa siya ng kwento na ikakasira ko. Pero hindi ko na yun pinapansin. Kuya E, dahil ako mismo, kilala ko ang sarili ko. Makalipas ang ilang araw, sinama ako ng amo ko na maliguro kami sa pool. Medyo may kalayuan din sa pinagtatrabahuhan. Hindi sana ako sasama, Kuya E, pero pinili talaga ako. At yun na nga, after 2 hours, nauna na akong bumalik at balik na naman sa trabaho. Minutes ago, Kuya E, pinost ko yung mga pictures ko na naligo sa pool. Ang caption ko doon ay, tara, ligo tayo. With emojis. Medyo marami na ring nag-react at nag-comment doon. Di sa pagmamayabang, kagaya ng sinabi ko nung umpisa, may 6-pack of abs ako at yung tanging alas na hawak ko. Hours ago, Kuya E, nasa kalagitnaan ako ng pagtatrabaho na mag-open yung FB ko at pumunta sa comment section ng pinost kong pictures.
at nakita ko yung comment ng ex at mga ibang tao. Yung iba nga, dummy account yung gamit nila. At nag-umpisa na nga akong umiyak at nilulockdown ko yung sarili ko. Grabe, Kuya E, sobrang hirap kapag ganoon yung mga tao sa akin. Wala naman akong ginagawa sa kanila. Hindi ko sila kilala, maliban lang sa ex ko. Ito ang mga comments nila. Maligo ka na, sobrang dumi mo. Madumi, malunod ka. Sana dyan ang pangit mo, ang dumi mo. Mamatay ka na sana at ang itim-itim pa. Feeling ko, Kuya E, kilala ko, kilala yun ng ex ko or siguro siya yung gumamit noon. Basta, Kuya E, sobrang unfair talaga ng mundo. Sa mundong punong-puno ng panghusga. Bakit ako pa? Bakit ako pa? Sobrang sakit, Kuya E. Until now, hindi ko pa rin makakalimutan. Naiiyak pa rin ako. Sa sobrang dami ng nangyari sa buhay ko, yung mga natutunan ko sa love life, yun yung ginagamit ko ngayon bilang payo sa mga kaibigan ko. Aabangan ko na lang to sa YouTube channel mo, Kuya. Maraming salamat po, Kuya E. More subscribers to come. And more blessings. Stay healthy and safe, Kuya E. Well, napakarami mga pinagdaanan mo, no? Wait lang. Hinahanap ko yung pangalan mo. Marky, okay. Hindi mo kasi nilagay sa dulo. Well, Marky, wala kang problema o wala kang kasalanan sa mundo kundi yung mga tao na lubhang mapanghusga lang talaga sa mga tao na alam mo din naman ay perfecto sila. So, wag mo, never na never mong lalaitin o never never mo naiisipin na may mali sa'yo o kumbaga ay malaki yung problema mo sa sarili mo, kundi yung mga tao pa rin. Ang importante, marunong kang magpakatao, marunong kang magmahal, diba, ng kapwa mo. Anyways, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.